Views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Gamez, sa ating programang Sipat Tudla. Dalawang linggo po tayong absent dahil nung nagtaas po ng level 3 ay tinamaan po tayo ng mga simpleng karamdaman. Pero sabi nga po, iba na yung nag-iingat. Muli po, sumasaludo tayo sa mga mabubuting Pilipino. Ayan. At tayo po ay nagpapasalamat kay Tita Mel Elizalde, ang CEO ng Elizalde Broadcasting, sa muling pagbibigay ng pagkakataon para tayo ay makapag-broadcast. At sa hapon pong ito ay ating pag-uusapan ang napakainit na pinag-uusapan sa buong bansa. Ito yung programang pabahay ni Senator Manny Pacquiao na nasimulan na niya at ipagpapatuloy ng malawakan sa kanyang administrasyon. Siyempre po, malapit na yung pagpapalit natin ng liderato at tayo po ay naniniwala sa kanyang destiny. At dahil dyan, gusto ko pong batiin ang ating mahal na senador. Magandang hapon po, Senador Manny Pacquiao. At ang kanyang mga kasama, si sina Ginoong Ronald Bonsayak. Ayan, lagi niyang kasakasama sa mga meeting. At ang team niya, si Lito Atienza, ang kanyang vice presidential candidate. Ito po yung programa na sinimulan niya ilang taon na ang nakakaraan sa Sarangani at sa makikita niyo po yung kaniyang taus-pusong layunin na tulungan ang mga mahihirap. Kaya nga po doon sa pinamimigay niyang ayuda, kabuhayan, lahat ng laban niya ay meron hong kabahagi ang mahihirap. Ganyan po ang puso ng ating pambansang kamao, People's Champ, pambansang idolo, at ang susunod natin na magiging pangulo, ang Man of Destiny, Manny Pacman Pacquiao. Panoorin niyo po itong video. Thank you.
Okay, so nakita po natin yung magandang programa, nakakabighani. Ano po, sa tingin po ba natin ay imposibleng maisagawa? Alam nyo po, kahit sinong administrasyon ay kayang paggawan ng pabahay ang mahihirap nating mga kababayan na walang sariling tahanan. Kasi doon po nagsisimula sa sariling bahay yung dignidad ng isang pamilya. Okay? At yan po yung concern ng ating pambansang idolo na nagpasikat sa bansa natin, sa lahi natin, sa buong mundo. Ayan, marapat na suklian natin siya sa kanyang sakripisyo para sa bayan. Ito pong programang ito ay maisasagawa niya sa loob ng 4 hanggang 5 taon, given a chance. Siyempre po, pag siya ay naging sunod nating presidente ngayong Mayo. At alam niyo naman po, ang maraming kababayan natin ay napupundi na sa kakarenta ng tahanan. Naranasan din po namin yan. Naroon yung nadidili yung bayad, or minsan gigipitin ka para magbayad, kung hindi palalayasin. So masakit po yun. Pero sabi nga, ito po yung pagkakataon na binibigay sa atin ng ating pambato, Senador Manny Pacquiao, para mabigyan tayo ng opportunity na mamuhay ng matiwasay, dahil mahal po niya tayong mahihirap. At hindi lamang yan, yung kanyang programa ay pinag-aralang mabuti. Now, itatanong niyo po sa akin, ka Jerry, baka naman yan ay drawing. Maling-maling-mali po. Dahil nasimulan na niya na sariling pera niya ang kanyang ginastos. More than 2,000 housing na po yung nai-award na, at marami pong nakakapagpatutuo. At yung nakita niyo naman po sa video, hindi lang yan. Ang pondo ng ating bansa ay, sabi nga, kung trilyon-trilyon nakautang tayo para waldasin lang sa hindi naman importanteng vaccination. Eto pa, yung pinipili tayo na magpa-boosters. Lulubog tayo sa utang. Pero wala pa rin tayong bahay. Kay Manny Pacquiao po, kay Pacman, titiyakin po niya, prioridad niya yung programang pabahay sa mga walang sariling bahay, para magkaroon ho tayo ng dignidad, tayong mahihirap. Dangan nga po, 5 dekada na nakakabit sa atin yung tanikala ng katiwalian, yung korupsyon, yung pagnanakaw sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung wala pong nakawan, wala pong malawak na kahirapan. Yes, hindi po mawawala yung mahirap, pero hindi ho kamukha ng sitwasyon natin, nasa mahigit 60%. Okay, yun po ang nagdurugo ang puso ng ating mahal na Senador Manny Pacquiao, dahil nakikita niya may pera ang gobyerno pero napaghahati-hatian lang. 40% po ng kabal ng bayan simula noong panahon pa ni Marcos. 5 dekada na po nakakaraan, at hindi po natin minamalinis ang iba-ibang administrasyon, dahil yan po ay naging kultura na ang pagnanakaw sa gobyerno, at tayo naman na mga mabubuting Pilipino ay naging hungkag sa pagtanggap na eto na ang buhay natin. Okay lang na nakawan, iboto pa natin. Maling, maling, mali. So sa Mayo 9 po, babaguhin na ho natin ang ating kaisipan. Kung mapahamak ang kinabukasan ng bayan, kung patuloy na maghirap ang mamamayan, kasalanan nyo po ng mga mamamayan na hindi nag-iisip ng tama at ina-accept yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi man po kayo ang nagnakaw, hindi man kayo nakinabang, kasabwat po kayo sa anumang kahihinatnan at pagdami ng mahihirap sa lipunan. Ito po, panoorin natin ang napakagandang mensahe ng kabataang unang boboto. Sana po maging katulad niya kayo. Sariwang isip,
hindi nilason ng panahon, hindi nilason ng anumang sitwasyon. Para sa... Hi, kumusta? Ako si Anne, isa akong content creator, at si Mari ang aking presenter. Dahil naniniwala ako, noon... Okay, ayan, napakaganda po ng mensahe anong kabataang ito. Sana po lahat tayong mabubuting Pilipino ay may ganitong kaisipan. Okay, susuportahan natin yung taong walang bahid-dungis. Una, susuportahan natin yung tunay na may pagmamahal sa bayan. Pangatlo, susuportahan natin yung may malinaw na programa na nasimulan na at hindi drawing. Pang-apat, susuportahan natin yung ibinibigay or itinataya ang sarili para sa bansa. Huwag na ho nating tangkilikin yung mga pangsarili, yung ibabalik ang kapangyarihan sa kanila at hindi pa ibinabalik yung yaman na ninakaw ng pamilya. So, maawa kayo sa kinabukasan ng bayan. Maawa kayo sa mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, papaano po tayo makakasali dito sa pabahay na ito? At ito po ay exclusive lamang para sa mga walang sariling bahay. Ulitin ko po, kung may bahay na kayo, na sarili ninyo ay hindi na po tayo pwedeng sumali. Pero kung wala tayong sariling bahay, nangungupahan, nakatira sa lansangan, nakikitira sa biyanan, nakikitira sa ibang bahay, ay pwede po tayong sumali. So, paano po yon? May tatlong pamamaraan po. Una, ayan, ipapakita po natin yung form. Ayan, ayan, kasama ko po dito si Terence. Ayan, nandito po ang pabahay program, pati yung sa trabaho at ayuda. Andito po yung pangalan, okay, address, kaarawan, contact number or email, at ano yung present yung hanap buhay, at kung ano po yung kailangan ninyo. Kung kailangan nyo ay pabahay, ayuda or trabaho, at iba pang konsiderasyon, pwede nyo pong i-fill up sa survey form. Okay? Salamat, Terence. Okay. Now, kung hindi po posible na makarating sa inyo dahil ikinalat na po yan sa buong Pilipinas at more than million na po yung nakapagsumite, at pananawagan din po doon sa mga kababayan natin, sa mga parallel group, sa iba't ibang probinsya, pwede nyo na pong isubmit ang mga na-fill upan na form. Now, meron pong secondary na pwede nyo tayong makasali. Kung hindi ho kayo naabutan ng form, ay pwede po ang ating i-text natin. So, ipapakita po natin kung paano tayo makakasali sa pamamagitan ng pagte-text. Ito po, andyan yung smart number. That is 928-147-8772. Sa Globe naman po ay 0915-0911-132. That is 0915-0911-132. Okay. So, ite-text po natin doon ang ating pangalan, tirahan, kaarawan, cellphone number, at or email address. Okay? Now, ito po ay lalong-lalo na doon sa mga walang internet.
Okay? Dahil meron din ho tayo yung pangatlong pamamaraan, mamaya ipa-plus natin. Pero ito po, pinapakiusapan namin, pag kayo'y nag-join at nag-text ng inyong information, invite din po natin yung mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay na walang sariling tirahan. At pakiusap po, paalala, ito po ay libre. Kung meron pong maghihingi ng anumang pabor o bayad, i-report nyo lang din po sa smart number or sa globe number na nakapost po dyan or dun sa form. Nandun din po yan sa form na ipinakita ni Terence kanina. Okay? So, ito po ay i-re-record ng headquarters ng team Manny Pacquiao para po merong record ang kayo po ang magiging priority kapag naupo po sa June ang ating susunod na magiting na Manny Pacman Pacquiao. Ito po yung pangatlong pamamaraan. Tingnan po natin yung link niya. Okay, yung mga mahilig po sa internet at kaya po natin, pwede niyan, dyan po natin i-connect yung link, okay, para makasali po tayo. Okay? So, pwede po pala tayong mag-comment. Oh, sorry, hindi ko pa nabasa yung mga comment natin. Tingnan po natin. Okay. Gusto ko po munang batiin. Unang nakinig po sa atin sina Kuya Greg Andres ng Nueva Ecija. Yan, kumakandidato po siyang mayor ng bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Si Harry King Paras David ng Concepcion, Tarlac, at lumalaban din po na mayor ng bayan ng Concepcion, si Kuya Jazz, ayan, sina Stephen Solidom, sina Mark Delson Bertudullo, sina Colonel Alex, sina Kuya Apple at Anthony ng PCCM Movement, at siyempre po sina Pastor Rick Marino at yung iba pa po nating mga kasamahan. Mahigit pong 60 yung parallel organization, hindi ko po maiisa-isa, pero kung if you can document, ayan, ang akin pong anak ay ayan, nagsishare din si Aliana De Leon Gomez. Mabuhay po kayo. Ayan, pakishare lang po and continue to comment. And then, kung may mga katanungan po kayo, sasagutin po natin sa abot ng makakaya. At muli po, panawagan natin sa mga nabigyan ng form na mangyari po, isulit na po natin sa headquarters or kung sinong nagbigay sa inyo para ma-encode po. And then, ma-recognize natin yung iba-ibang probinsya na sumali po sa programang pabahay ni Senator Manny Pacman Pacquiao. So, ulitin po natin, paki-submit na lang po yung mga forms na napilapan na as soon as possible. And coordinate nyo po sa mga team leader or mga parallel organization natin. Okay? So, nandyan ang PMP. Okay? Ang M4 MP. Ayan. Marami pong organization, hindi ko po maiisa-isa. Ayan po, sina Rachel Ann Orlianes Landicho ng PMP. Panalo ang Puso, Batangas Chapter. Ayan, nakikinig po sila. Ayan, masisipag yan na magpatala ng mga sasali sa programang pabahay. Now, nakakarating na po itong mga forms na ito as far as Zamboanga, okay, Surigao, Davao del Sur, yung mga hindi pa po naabot, mga sa Bicol, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, magpasabi lang po kayo, may mga kumukonek po para sa ganon lahat tayo ay mapasali. Now, sabi ko nga po, kung nagkataon at hindi umabot sa inyo yung form, mangyari po na pwede nyo pong i-text doon sa ipinlag nating kanina na
Ayan. Smart, ulitin ko po. 0928-147-8772. Kung Globe naman po ay 0915-0911132. Mangyari po na kung kayo ay nag-text sa amin yan, pwede nyo rin pong i-text yung mga kaibigan ninyo, kapitbahay, kamag-anak, na nais mapabilang sa programang ito. Dahil kayo po yung magiging priority sa bagong susunod na administrasyon. Kaya po, magkaisa po tayo, alalahanin po natin, huwag po natin isipin yung mga number one sa survey. Alam nyo po ba, magugulat kayo, yung kapanahunan po nung 2016, 2010 at 2004, lahat po ng nag-number one sa survey, hindi po nanalo. Okay? So, ang tunay po na survey ay sa Mayo 9. Okay? At kita nyo po, noon si President Duterte ay nasa number 4. Okay? Sa kasagsagan ng kampanya. Subalit, siya po yung nagwagi. Sabi nga po natin, bilog ang bola, wag pa kakasiguro, at alaman po natin, mahal na mahal ng sambayanan ng maralitang Pilipino si Manny Pacquiao, ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa ng makailang beses. Malinis ang record, walang ninakaw at walang planong magnakaw. Kaya wala na po tayong hahanapin pa. Hindi ho siya mangmang na katulad ng ipinagmamarali ni ng nagmamarunong. Matalino po at may dunong si Senator Manny Pacquiao. Kaya nga po naging bilyonaryo. Kaya nga naging world champ. Okay? Dahil, alam nyo po ba, mayroon pa tayong ibang topic yung tungkol sa 888 angels number ng ating pambansang kamao. Itatakel natin po siguro within this week. Abangan nyo po. Magugulat kayo. Siguro po, kung meron ng iba na naisip na ibang iboboto, magdadalo ang isip kayo at maiko-consideran nyo na po. Pati ng inyong buong pamilya, si Senator Manny Pacman Pacquiao bilang ating susunod na Pangulo. Okay, so may mga iba pa hong mga pagbati dito. Mula sa Team Kabayani at Solid Sampalok for Pacman. Ayan. Ayan, napakarami pa po na hindi ko mabasa isa-isa at yun pong mga taga Visayas at Mindanao na inabot po ng bagyo noong bago magpasko ay sana po ay patuloy tayong magkaroon ng pag-asa, magtiwala sa Diyos at kapit lang po. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos at makakabangon tayong muli. At doon naman po sa usapin ng vaccination, meron po tayong karapatan na tumanggi. Kung ginigipit po tayo ng pamahalaan ng inyong barangay, ng inyong mayor, ng sino man, wala ho silang karapatan na kayo ay gipitin. Okay, pwede nyo pong ipaghain ng kaso. Okay, ngayon, kung may sarili po tayong pag-iisip at laya para pumili, okay, hindi ho tayo dapat bigyan ng imposition. Okay, ngayon, dun ho sa mga paghihigpit, karapatan nila ho, privado yon. Subalit yung sa mga sasakyan ay nananawagan naman tayo sa Department of Transportation. Hindi po assurance yung pagkakabaksin na hindi mahahawa ang isang tao. Okay? Kung tayo po ay nagkakaroon ng takot, malaking takot na sila yung makakahawa, mali naman po siguro yon. Wala tayong scientific proof na ang hindi nabaksinahan ay nakakahawa. Okay?
Dahil alam niyo naman po yung mga nangyari, kahit na vaccine, nahahawa. So, tandaan po natin, iba yung pag-iingat, palakasin yung ating immune system at yung protocol, yung face mask, okay, social distancing, yun lamang po at kailangan natin na magbayanihan. Tuloy-tuloy lang po tayo na magbayanihan at yung pag-iingat nasa atin na hong mga kamay. Now, balik po tayo doon sa ating programang pabahay ni Manny Pacquiao. Okay? So, ulitin po natin yung video kanina para ho makita ninyo. Kaya pa ba? Mahirap na. Yung unang video. Sige. Masarap ho panoorin dahil masarap mangarap na tayong mga mahihirap ay magkaroon ng sariling bahay. At AJ, ayan, nakita nyo po at tayo po ay nangangarap na yan ay mapapalaganap sa Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho kayo dadalhin sa Marawi, hindi ho kayo dadalhin sa Maguindanao. Ang sabi po ng ating mahal na senador ay kung nasaan yung place of work ninyo, doon iahanap ng maliit. Tatandaan po natin, kung walang magnanakaw sa pamahalaan, lahat po ay mabibigyan ng sariling tahanan. 5 dekada na po na tayo ay merong korupsyon sa pamahalaan. Kaya po, number 1 sa plataforma ng ating pambansang idolo ay labanan ang katiwalian dahil yan po ay 5 dekada na ipapakulong niya lahat ng magnanakaw sa pamahalaan. Si Hodang siya ay magpatayo ng malawak na kulungan dahil siya lamang po ang nakaisip na kandidato o magiging pangulo na tunay na parusahan ang mga magnanakaw sa pamahalaan. So lahat po ng administrasyon sa 5 dekada ay meron ganitong record. Yung iba nga lang po ay sobrang laki. Yung iba ay maliit, pero nasa kultura po yan at yan po ang babasagin ina-knockout ni Senator Manny Pacquiao, ang susunod nating Pangulo. Ito po, panoorin natin ang mensahe ng ating susunod na Pangulo, Senator Manny Pacman Pacquiao. Kasama po ang ating Executive Director, Political Affairs, Ronald Monsayak. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga parallel group leaders. Kasama ko pong ating presidente. As promised po, rinireport po natin araw-araw kay President Manny Pacquiao ang inyong hard work at voluntarism, lalo na sa ating mga pabahay forms. Yes. Hello. Hello everyone. Thank you to all your hard work and effort. Mananalo tayo. Keep up the good work. Salamat sa iyong suporta, sipag. Kailangan lang natin makarami. Kailangan marami para solid yung ano natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita tayo pagdating ng panahon. Salamat po lahat. God bless po. Then, mahal na Senador Manny Pacquiao at Karon Wald Monsayak. Nakantabay din po si Sir Virgilio Ber Apar. Ayan. Kasama si Greg Garcia Andres at sina Stephen Sulidom. At syempre po, binabati po natin yung susunod na mayor. Ayan, nagtatap daw po si Egay Erese ng Caloocan. Ayan, masipag na masipag. Meron silang ginawang alay panalangin, lakad panalangin
sa buong ilang-ilang barangay sa Caloocan. Mabuhay kayo, Sir Bell Apar. Okay. So, hindi na ho natin papatagalin at wala na po tayong oras. At muli po ang panyaya sa lahat na sumali po sa programang Libreng Pabahay ni Senador Manny Pacman Pacquiao. Muli po, nagpupugay sa inyo si Kabayani Jerry Gomez at nagsasabing ang bayan muna bago ang sarili. God bless us all. Isa Pacquiao para sa bayan, para sa pusong lumalaban, sa tibay ng lupa tapang, hindi mapipigilan ang pag-ibig mo, anumang titin ang ating hapon, sumusabay ka lang sa alon, madapang ang kaiba pa mo sa biyahe ng kahapon, anumang pangarap mo, sabay tayong aahon.